kayo po ang lahat. Iba po ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Sabay-sabay. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo na way laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ipinagdiriwang ng buong simbahan ang kapistahan ni Santa Isabel ng Ungaria at patuloy po nating ipinagdarasal ang lahat ng mga pumanaw na ating ginugunita sa buong buwang ito ng Nobyembre. Isama po natin sa ating mga intensyon ng lahat ng mga civil engineers at ng lahat po ng mga agriculturists at nutritionists na magbo-board exam sa mga susunod na araw, ang pagpapasalamat ng mga nakapasa sa board exams nila, ang kagalingan ng mga may sakit, ang solusyon sa lahat nating suliranin. Upang sama-sama tayong mabiyaya ang muli ng Panginoon, hingin natin sa Kanya, sa tulong ng bawat isa, ang kapatawaran sa lahat nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay Santa Isabel ng Ungaria ang pagkakataong makilala at sambahin si Jesus na iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo ang kanyang panalangin, kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha, sa pagmamalasakit, sa pag-ibig, sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig. Ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig.
kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan. Dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito, sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang to malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Tanong ng kanyang mga alagad, saan po Panginoon? At sumagot si Jesus, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman magkakatipon ang mga buwitre.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapasyang magsimba. Ngayon pong halos tayo ay nasa kalagitnaan ng buwan ng Nobyembre at atin hong pinili na magsimba dito sa pambansang Dambana ng ating pong Jesus Nazareno. Muli natin siyang palakpakan sa magandang araw at ngayon tayo ay nasa kanyang banal na harapan. Kapag ganito ho kasi ang panahon, very very inviting. Maraming pwedeng gawin, maraming pwedeng puntahan. At salamat po sa lahat ng pwedeng gawin at pwedeng puntahan. Pinili nating tayo'y naririto ngayon sa pambansang Dambana at kaisa ng lahat ng mga deboto at mananampalataya sa harap ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kung atin hong mapapansin, ang atin hong pagbasa mula kay San Lucas, eh meron na hong pahiwatig ng pagtatapos ng panahon o pagtatapos ng mundo, the end of times, teleology. No, hindi ho theology, but teleology, the study of the end times. Na hindi naman ho malayo kung atin hong titingnan ng pananampalataya dahil in 2 weeks time, 2 linggo na lang, tapos na po ang liturihang taon ng ating pananampalataya sa pagdiriwang natin ng Christ the King, ang paghahari ng Panginoon, and eventually, pag na-celebrate na ho natin ng Christ the King, the end of the calendar year, liturgical year, sisimulan na ho natin ang bagong taon sa simbahan sa pamamagitan ng Adviento. Guro, yung papansin nyo, no? May Christmas decor na nga ho tayo sa labas. Hindi pa Advent, hindi pa tapos ng taon. Paalaala na tayo ho'y papalapit na sa pagtatapos ng liturhiyang kalendaryo ng simbahan, kung kaya't ang atin hong mga pagninilay at pagbasa ay tungkol po sa mga mangyayari sa katapusan. Now, when we speak of end times, hindi ko ho maiwasan na meron hong tatlong bagay na dapat lagi tayong isinaalang-alang. These are what we call in philosophy existential realities. Existential realities. Father, English na naman tayo niyan, nosebleed tayo. No. Pag sinabi yung existential realities sa saling Pilipino, ang mga katotohanan ng ating buhay. Existence, yun ang ating buhay. Realities, katotohanan. Ang mga katotohanan ng buhay na hindi ho natin pwedeng talikuran, di natin pwedeng ipagkait, di natin pwedeng ipagsang walang bahala dahil sadyang ito ho ay nangyayari na nang hindi natin namamalayan. Kaya ito ho ay ating bibigyang pansin hindi lang bilang paghahanda sa mga nangyayari sa katapusan ng ating paglalakbay, kundi ngayon pa lang na ito ho ay nangyayari na e atin ang mapaghandaan. Yun ho ang tono ng ating mga pagbasa. Kaya nga ho, kung atin hong babalikan, yun hong first reading mula sa Aklat ng Karunungan, ano hong unang salitang narinig natin mula sa Aklat ng Karunungan? Ang sabi, binasa po ng ating lektor, napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Kaya, meron ho tayong tatlong bagay na bibigyang pansin ngayon at ito'y ating kikilalanin, papansinin, bibigyang pansin bilang pagkilala sa ating Diyos. Ano ho yung tatlong bagay na yun? Madali lang naman. At sana huwag kakalimutan. Tatlong bagay. Hindi ko lang ho alam kung nasabi ko na ito sa inyo before, but it's good to be refreshed and to be reminded again. Tatlong bagay. Lahat ho tayo e dumadaan sa sinasabi ho nating pagtanda. Nagkakaedad. 2,
pagkakasakit. Ikatlo, pagpanaw. Mas madali ho sa Ingles, aging, sickness, and death. Kailangan ho yung death, may TH ha, kasi pag death, utang yan. Utang, ni utang, death, kamatayan. So aging, ang pagtanda, pagkakaedad, ang pagkakasakit, sickness, and death, ang pagpanaw. Lahat ho tayo nagbe-birthday, di ba? Looking forward na sana ma-invite tayo sa birthday niya. Eh, hindi ho natin pwede sabihin, ilang taon ka na ba? I'm ageless. I'm immortal. Wala. Although sabi ho nila, taboo, unethical to ask women their age. Pero sadyang hindi ho natin pwedeng maipagkait or maisantabi na habang tayo ho'y tumatagal, nagkakaedad ho tayo. Let the documents show our true age. Di po ba? No? Pwede hong kulayan ng buhok. Kung kayo may buhok. Ako, walang buhok. Pwedeng magpaputi ng kutis. Mukhang pabata. No? Marami hong mga anti-aging, no? Na pampabanat, no? Surgical, ganyan. Marami hong ways to cope with aging. But then, hindi ho natin pwedeng ipagkait na tayo ho'y nagkakaedad na, tumatanda. Di po ba? Kahit hindi nyo sabihin, eh, hindi ho natin pwedeng itanggi na sadyang habang tayo tumatagal sa mundong ito, eh, nagkakaedad ho tayo. Aminin. Kasabay ho ng pagtanda, ang pagkakasakit. Lalo ho ngayon, nagbabago ho ang klima, papalapit na Pasko, marami ho ang nagkakasakit, ubo at sipon. Eh, yung iba ho, pag humina ang resistensya, nagka-pneumonia, yan na ang sa atin tutumba. Although sabi nila, may gamot ang bawat sakit. Kailangan lang ingatan ang katawan. Lahat to naman, totoo, may lunas sa lahat ng karamdaman. Ngunit, mayroon hong pagkakataon na hindi ho natin maiwasan kahit anong ingat sa katawan, darating at darating, sasapit tayo sa ikatlo, ang pagpanaw. Yan ho ang ating binibigyang pansin ngayon. Kinikilala natin silang lahat ng mga nauna na sa atin, ang mga pumanaw. So huwag kakalimutan, habang tayo ho'y nasa mundong ibabaw, tatlong bagay ang ating dapat haraping mga katotohanan ng buhay. Three existential realities: aging, sickness, and death. Ulitin nga ho natin. Parang ayaw niyong sabihin. Well, kahit di niyo ho sabihin, it's taking you already. It's already taking our toll. Unti-unti na ho tayo na-absorb. Tumatanda tayo, humihina ang resistensya, and eventually, kapag di ho tayo gumaling, ang mga pangalan natin, doon na makikita. So, seriously speaking, kung ito ho ang tatlong bagay na haharapin natin sa katapusan ng buhay, siguro ho'y ngayon pa lang atin ang paghandaan. Kadalasan ho kasi, saka na ako magpapakabuti, saka na ako magsisimba, saka na ako mag-a-active sa church pag ako nag-retire. Ngayon, di muna. No? Well, wala ho tayong magagawa. Walang basagan ng trip. Yan ang desisyon ninyo. Ang kaso, paano ho kung hindi tayo umabot sa retirement? Buti kung pagdating ng retirement, makakatayo pa tayo. Malakas pa ang ating resistensya. Makakapagsilbi pa tayo sa Panginoon. Makakasimba pa. Hihintayin ko ba ang aking retirement? Hihintayin ko ba ako'y tumanda
bago ko isipin at kilalanin ang Panginoon. Ano ang sabi ng Aklat ng Karunungan? Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon. So hangal silang at the peak of their health, at the pink of the at the prime of their life, at the pink of their health, eh walang iniisip kundi happy, enjoy lang ang buhay, walang oras sa Panginoon, paglinggo, barkada, trip dito, trip doon, hindi nagsisimba, hindi nagkukumpisal, walang takot gumawa ng masama, fine, enjoy mo buhay mo. Tingnan ko lang kung hanggang saan tayo. Eh kadalasan, no, doon lang tayo nakakaalala sa Panginoon kapag may sakit na ako. Father, wala na. Yung pinundar ko, naubos sa online. Mga barkada ko, iniiwan na ako. Kinokonta ko, ayaw na sumagot. Kasi wala na akong pera. Doon lang ba natin maaalala ang Panginoon kapag lahat ng kanyang ibinigay, ipinagkatiwala, eh isa-isa na nating nalustay, nasira at nawala. Kaya ngayon pa lang ho, habang bata pa tayo, kilalanin ng Panginoon, nang sa gayon, ngayon pa lang, tamasahin na natin ang buhay na pinagpala mula sa Kanya. At paano ho natin ito gagawin? Dalawang bagay. Ang magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos. Pwede ho kasing magkahiwala yun eh. Magpapasalamat ako. Pero kanino? Galing ko? Ang husay ko? Ako pa. Sarili ang kinikilala. O pwede ho ibang tao. Pero hindi ba natin maaaring kilalanin at pasalamatan ang Diyos? Kasi lahat ng nasa atin ay galing naman sa Kanya. At tayo, sa katapusan ng ating paglalakbay, matapos nating daanan ng pagtanda, matapos tayong magkasakit, at pag sinapit na natin ang pagpanaw, sa Diyos din tayo babalik. Hindi ba nakakahiya? Lord, pasensya na ha. Kinalimutan kita. Lord, pasensya, wala akong oras sa iyo noon. Ngayon lang ako nagkapanahon. Eh anong sabi ho ng Aklat ng Karunungan? Hangal ang sinumang hindi nakakikilala sa Diyos. So ang tunay na sukatan ng karunungan ang laging nagpapasalamat sa Diyos. Okay, kinikilala natin ang Diyos. Pero ang Diyos ba'y hanggang hingian lang? Siya lang ba ang aking sumbungan? Siya lang ba ang aking takbuhan? Sorry to use this word, no? Baka ho parang gatasan ang tingin natin sa Diyos o bendo machine. Na kabig lang kabig, pero wala ako na ibabalik sa Panginoon. Huwag naman. At isa hong pinakamagandang maibabalik natin sa Diyos, ang magpasalamat. Kaya, sa atin ng pagbibigay pansin na habang tayo'y tumatanda, nagkakaedad, nagkakasakit, at hahantong sa pagpanaw, without you knowing, we are one step every day closer to death. Ngayon pa lang, magpapasalamat ako lagi sa Panginoon. Ngayon pa lang, kahit may problema, hindi ko kakaligtaang pasalamatan siya. Ngayon pa lang na ako'y gipit, hindi ko kakalimutan na lumapit at magpasalamat sa Diyos, na lagi siyang nandyan upang malapitan. At sa lahat ng biyayang pinagkakatiwala niya, hindi ko siya tatalikuran, lagi ko siyang pasasalamatan. So muli, sana ho sa atin hong patuloy na pag-usad sa buhay, habang tayo'y nagkakaedad, harinawa, di tayo magkasakit. Ngunit di ho natin maiiwasan. Darating ang panahon, matatapos ang ating buhay paglalakbay. Sana
huwag kalimutan ng Diyos. Ngayon pa lang, sa pagpapasalamat, tuwi na sa Kanya. Nang sa gayon, sa katapusan ng ating buhay, gantimpala ang sa atin e Kanyang ibibigay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan at pasasalamat at ang ating tugon, Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ang kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Patuloy po nating ipagdasal ang lahat ng mga civil engineers, ang mga agriculturists at nutritionists na magbo-board exam sa mga susunod na araw. Tulad ng pagpapala mong ibinigay sa iba, Panginoon, gantimpalaan mo rin sila. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Pakinggan mo po ang aming panalangin din para sa mga naghahanap trabaho, sa kaligtasan ng lahat ng mga naglalakbay, ang tagumpay din ng mga nakikipagsapalaran malayo sa aming piling, at para sa kagalingan ng lahat na may sakit, at lunas at solusyon sa lahat naming mga suliranin at mabibigat na pinagdadaanan sa buhay. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Igawad mo rin po ang pagpapatawad at mainit na pagtanggap sa lahat ng mga pumanaw na aming ipinagdarasal ngayong buwan ng Nobyembre. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Diyos lahat nating mga pangangailangan. O Diyos, amang makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat at Ikaw ay laging nariyan. Sa lahat naming mga pinagdaanan, di mo kami iniwan.
Kaya naman sa aming kagipitan ngayon at pangangailangan, kami huwag mong sipayuin, bagkus muling pakinggan. Sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at inapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa kanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaanay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak, sa kalakhan ng kanyang pag-ibig, ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran sa amin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo na puo ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa hala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa sarili ay inihain, bilang pagkain tinuming, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Sa katahimikan, muli natin silang gunitain at ipagdasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayong lahat ay nabiyayaan ng Panginoon na ituring niyang kapatid at makatagpo ng Ama sa langit. Kaya't kasama ng Poong Jesus Nazareno, ating kilalanin ng Diyos sa pag-awit ng Ama namin. Sa langit ka, sambahin
ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Aging, sickness, and death. Nangyayari na ho sa atin ngayon pa lang. At hari nawa sa ating natitirang panahon ng paglalakbay sa mundo, di natin sasayangin na makilala ang Panginoon sa paghahatid ng kanyang kapayapaan sa iba. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang may likha ng lahat. Siyang lumikha sa atin at siyang ating kahahantungan. Mapalad tayong lahat na makakikilala palagi sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko at dasal sanay pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Oong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sanay pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko.
Panginoong Hesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais, maaari kayong bumili o magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. sa Finance Office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating parokya. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay Santa Isabel ng Hungarya na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin ngayong ipagdasal ang lahat nating mga minamahal na yumaong at lahat ng mga kaluluwang dinadalisay pa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo nagmula ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay na walang hanggan sa piling mo. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan, dala ng kahinaan, upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa kalangitan. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa lahat ng mga pumanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Kaysa ng ating mahal na ina na lagi nating tinatawagan,
ngayon at sa oras ng ating kamatayan, sabay-sabay natin siyang dasalan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sabay-sabay, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Atin pong tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Pakinggan mo rin po ang aming paggunita at pag-alala at pagdadasal sa lahat ng mga pumanaw at maging silang lahat na di makasimba dulot ng iba't ibang kadahilanan. At nawa ang pagbebendisyong ito ang magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayo at laging magpasalamat sa poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sama-sama po nating awitin ang himno sa ating banal na poon. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Happy weekend po sa ating lahat.